Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga ka-Facebook friends. Ako si Jinky Fancubet ang magbabahagi sa inyo ng mabuting balita ngayong araw na ito. Nahinango natin sa sulat ni San Juan, Kabanatang 14, talatang 21 hanggang 26. Sinasabi dito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Dito, muling ipinaalaala sa atin ni Jesus kung gaano kahalaga ang pagsunod sa mga kautusan. Ang mga kautusan ay ibinigay sa atin ng Diyos upang maging pamantayan natin kung paano tayo mamuhay ng tama, makasunod sa kanyang kalooban, at mamuhay ng may kabanalan. Pero bilang tao, tayo ay nilikhang may sariling kaisipan at kalayaan, may sariling kagustuhan, kaya nahihirapan tayong sumunod sa mga kautusan at minsan ay nasusuway pa nga natin ito. Pero mahal na mahal tayo ng Diyos. Ibinigay niya sa atin si Jesus hindi lamang para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Siya ay namuhay bilang tao upang ituro sa atin ang tamang pagsunod, ang mga halimbawa, kung paano tayo makakasunod sa mga kautusan. Dahil sa pagsunod na ito, ay naipapakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Natututo tayong magmahal at nakakalimutan din natin ang ating mga sariling kagustuhan. Sa pagsunod na ito, nakikilala natin ang lubusan kung sino ang ating sinusundan. At kapag nakasanayan na natin, nagkakaroon tayo ng malalim na relasyon at pagmamahal sa Kanya. Hindi lamang sa Diyos Ama, maging kay Jesus. Dahil tulad ng sinabi niya, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Napakaganda ng kanyang pangako sa atin, di po ba? Pero talagang napakahirap sa atin ang sumunod. Struggle. Hindi natin kaya ito oras-oras. Pero ang awa at grasya ng Diyos ay walang hanggan. Kahit nung panahong kailangan ng bumalik na Jesus sa langit matapos siyang mabuhay na maguli, ipinadala niya ang kanyang banal na espiritu upang patuloy tayong gabayan, turuan, at ituro sa atin kung ano yung tama. Patuloy na samahan at palakasin tayo sa pamumuhay sa kabanalan. Ganyan kamahal tayo ng Diyos. Hindi niya hahayaang tayo ay mapahiwalay sa Kanya. Naway, sa mga panahong nahihirapan tayong sumunod sa Kanyang kalooban, sa Kanyang mga kautusan, ito ang ating maalaala, ang Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hanggang sa muli pong pagbabahagi, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow, like, share and subscribe facebook.com.ph. I-click niyo po ang notification bell para lagi kayong updated. Ganun din, mag-join kayo sa kanilang community, www.facebook.com.ph. Marami po kayong matututunan doon. Marami pong salamat.